Hi guys, welcome back sa aking channel. At kung bago ka pa lang sa aking channel, please don't forget to hit that subscribe button na din. So ngayon is magdi-DIY na naman tayo guys. Ipapakita ko sa inyo kung paano ang gagawin natin kapag kamahina na ang buga itong ating Kawasaki pressure washer guys. So ang gagawin natin guys is i-check natin yung parts niya guys. Kung okay pa ba, kung kailangan na linisan, or kailangan ng palitan. So ang gagawin natin guys is ipapakita ko sa inyo is yung part lang na pwedeng ayusin pagka medyo mahina na yung buga or low compression. So yan ang ating i-DIY ngayon guys. Okay guys, so guys, previously yung mga videos ko, kung mapapanood nyo guys is kung paano natin pinalitan yung gasket kasi nagkaroon tayo guys ng oil leak that time. So guys, at the same time isinabay na natin yung plunger oil seal na tatlo at yung tatlong stoppering water nya guys. Then yung guys, makikita nyo rin na kinalas natin dun yung valve cylinder na nasa loob guys is yung mga V-packing set. Ayan. So that time guys, hindi natin pinakita yung pagkalas dati ng valve assembly kasi hindi pa naman nagkaroon ng problema that time guys. So ngayon medyo mahina na yung buga ng ating pressure washer. So ang gagawin natin is lilinisan natin yung mga valve seals. Tignan natin kung ready for replacement na. So i-check natin guys. Or baka naman kailangan lang ng cleaning kasi may mga nag-build up na mga dumi guys. Ayan. Then guys, dun sa kabila naman, meron din tayong ginawang video na isa pa na kung paano naman ang pagpalit ng crankshaft oil seal guys. Kasi nagkaroon din tayo ng leak dito sa crankshaft natin guys. So kabilaan yan. So bali separate video kong ginawa yun guys. Okay. So isang video para sa crankshaft at isang video para sa mga plunger oil seal natin ng pagpalit at gasket. So magkakahiwalay yun guys. So hindi naman kasi at the same time guys na sabay-sabay nagkaroon ng problema. Okay guys, so first thing natin gagawin is tanggalin muna natin yung mga bolt. So sa ilalim guys, meron tayong dalawang bolt at itong dalawang dito guys sa gilid. Then guys, before that, tanggalin muna natin itong mga hose para ma-access natin ng maigi itong mga bolt natin guys. Okay guys, sa pagkakalas naman guys, maganda isprehan nyo muna ng WD-40 para pag kinalas nyo guys is hindi kayo mahirapan. Ayan, katulad nyan sa akin guys, so medyo okay na yan, na isprehan ko na yan. Okay, then second guys, natatanggalin natin is ito. Okay, ito is yung output nya guys, kung saan lumalabas yung ating tubig. Okay, and then the next one guys, yung third is yung kanyang overflow or discharge. Yeah. Okay, so ito yung overflow, ito yung output, at ito naman yung kanyang sa suction guys. Okay, so tanggalin muna natin yung dalawang bolt sa ilalim muna guys. Ayan. So hindi naman siya ganong kahigpitan guys since it's brass lang naman ito. So hindi na kailangang mahigpit guys pagka hinihigpitan ninyo. Okay? Kasi madaling ano to guys, prone ito sa mga lost thread. Ayan. Okay. Okay, so next naman guys is itong dalawa, kabilaan 'yan. So tatanggalin din natin guys. So kung may tools kayo, mas madaling tanggalin guys kung mayroon kayong mga socket wrench na ganyan. Ayan, okay. So pagka na ano nyo na ng socket wrench guys, pwede nyo na nang ikutin ng kamay. Ayan. So dahan-dahan lang guys ang pag-remove ng ating suction metal. Ayan. Kung madumi na, kailangan ng linisan guys. Okay. Okay guys, so ito yung tatlong valve seal natin. Then meron pa tayong tatlo dito guys sa kabila. So iaangat natin to guys. Ayan, so dahan-dahan lang din ang pag-angat. Okay, baka ma-damage kasi yung ating valve seal. So iniingatan natin guys is yung ating valve seal. So titignan natin kung for replacement na ba siya or pwede pa ang gamitin. Ayan, okay guys. So ayan, nakikita nyo may mga build up siyang dumi. Okay, so sa visualization guys, makapapansin nyo naman kung may dumi. Okay, then sa ating valve seals, makikita niyo rin naman kung matigas na, for replacement na talaga yan. Ayan, so tanggalin muna natin itong mga to.
Okay, yung mga naiwan guys. At ito rin. So, lahat guys is mayroon tayong tatlo or anim guys na part ng ating valve seals. Okay? Ayan. So, careful lang sa pagtanggal. Baka ma-damage yung ating valve seals kasi iniingatan natin para kung pwede pa natin siyang gamitin. Ayan. So, ito yung ating valve assembly guys. Yung ganito ang itsura. Makikita nyo. So, connected siya sa plunger natin. So, labas-pasok dyan guys yung plunger. So, titingnan natin at lilinisan natin itong mga valve seals natin guys. Ayan. Kung tingnan natin kung okay pa. Ayan guys. So, yung mga build up. Okay. So, lalo na to guys isa. Ayan o. So, lilinisan natin to guys at kailangan din natin minsan maintain din ito para bumalik yung kanyang lakas ng buga at mawala yung kanyang low compression or low pressure na ng tubig guys. Okay? So, check na rin natin yung mga valve seals. Baka mamaya is kailangan na talagang palitan guys. Okay guys, so ito guys, lilinisan natin to isa-isa at mamaya is i-atomize natin kung ano yung mga parts niya guys para kung meron kayong problema dyan, madali nyong i-identify. Ayan guys, so medyo speed up lang natin ng konti para hindi tayo magtagal. Ayan guys, so meron tayong 5 parts ng ating valve assembly guys or valve seals. Ayan, so kung ano man yung masira dyan at i-itemize natin at i-check natin kung yun ba ang dapat bilhin o hindi. Pero ang usually na binibili guys is yung valve seals lang, ito. Pumunta tayo sa parts guys ng ating mga tinanggal na parts. So meron tayong 5 parts. Una is ito yung kanyang valve seal. Ayan, ang pangalan nito guys. So kung kayo bibili, valve seals ito. So ito yung commonly na nasisira guys at pinapalitan natin. Ito yung valve seals niya. Okay, then yan guys, 6 na yan is pare-parehas yan. Valve seals ang tawag dyan. So kung ano yung parts guys at number, pwede nyo sabihin sa seller kung saan kayo bibili. So ito guys is number 38. Okay, so meron kasi yan guys sa manual, number 38 yan ang nakalagay. So yan guys, next is 37. So valve seat yan guys. Ayan, then yung 36 naman is ito. Number 36 is valve flat. Ayan, 6 din yan guys. So prepares lang ang name yan. Then yung 6 na spring na yan guys is valve spring naman yan guys. Okay, then yung last guys is 6 na yan is yung kanyang valve box naman ang tawag nila dyan guys. Okay, ayan, so valve box ang tawag dyan. So 39 guys is suction metal. Number 65 is discharge metal. And number 74 is yung kanyang body of valve. Ayan yung mga parts lang naman guys na na-identify natin. Then ito guys is yung valve lang naman ito or cock ang tawag sa na nakalagay sa manual guys. Okay? So yan yung mga parts na dapat malaman natin guys dito sa loob ng valve assembly. Then ang commonly na nasisira guys talaga is yung valve seal lang. Yan lang ang mga pinapalitan. So yan guys is number 38. Okay, so linisan na natin guys. Ayan. So speed up din natin ng konti. Thank you.
Okay, so ngayon is ibabalik na natin guys sa kanyang original assembly. Okay, so ito muna guys is yung kanyang valve box, then yung valve spring, and yung kanyang valve flat. So sunod-sunod lang yan guys kung paano natin tinanggal. Then ito naman guys is yung kanyang valve seat. Then the last one guys is yung kanyang valve seal. Ayan. Okay, so ngayon guys is ibalik natin yung ating valve seal. So ingat lang sa pagbabalik, baka mapunit yung ating valve seal since it's hindi na bago guys. Okay, so yan. So ganyan lamang ang pagbabalik guys ng ating valve seals. Okay, so sundan nyo lamang guys yung ating ginagawa. So ganyan lang din ang gagawin ninyo pag kayo'y nag DIY sa inyong Kawasaki pressure washer. Okay, so next procedure natin is ibabalik na natin siya sa kanyang original assembly dito sa number 39 na to, dito sa suction metal. So kung paano tinanggal guys, ganoon din natin siya ibabalik. Ayan. So sundan nyo lamang to guys kung paano ko nilalagay. Ganyan din lamang yung magiging guide ninyo. Okay? Ayan. So follow nyo lang yung steps na yan guys at hindi naman kayo maliligaw. Then next one guys is dito na natin ilalagay yung natitirang tatlo. Okay, so ayan guys, binalik na rin natin. Then yung cover guys, yung body of valve. So lalagyan natin na sa taas. Ayan. So careful lang sa pagbabalik, baka ma-dent natin yung mga parts ng valves natin guys. Okay, then saka natin ilagay yung bolt sa ilalim. Ayan. So sa paghihigpit guys, hindi ganong kahigpitan since it's brass lang naman itong mga to. So alalin lang tayo sa paghihigpit. Okay, so next is yung kanyang suction metal. So ilalagay na natin. Nandyan na yung mga valve. So dahan-dahan lang din sa pag-insert guys, baka madent yung ating valve parts. Ayan. Then saka natin ilagay naman yung mga dalawang mga bolt guys na kabilaan. Okay. Yan. So dahan-dahan lang guys at hindi ganong kahigpitan since it's brass lang naman. Then lagay na natin yung dalawang nut sa ilalim. Yan. So follow nyo lang yung steps na to guys. Ito yung magiging guide nyo kung paano yung gagawin ninyo sa inyong mga Kawasaki pressure washer. Okay, since pare-parehas lang naman yan guys, kung sa tingin ninyo ay parehas tayo ng model. Yan. So commonly pare-parehas lang naman yan guys. So ngayon higpitan na natin ng ating tools, socket wrench guys, para ma-secure na natin. Yan. So inaalalayan ko, nakikita nyo hindi ganong kahigpitan since it's madilim na yung malo straight guys. Then ganon din sa ilalim, isabay na rin natin higpitan guys. Yan, so na-secure na natin guys yung ating assembly. At ang next naman natin gagawin is ating ilalagay yung mga hose. Ayan. So tapos niyan guys, iraran natin kung okay ba yung ating ginawang cleaning lamang dito sa ating mga valve seals. Okay? So ganyan lamang guys, check niyo kung madumi lang, pwedeng linisan, pwedeng ayusin yung inyong valve seals. So okay, so pagka matigas na guys or mga punit-punit na mga valve seals ninyo is talagang replacement na. Yan. Ayan guys, so binabalik na natin yung mga ating hose para ma-run natin at ma-test na natin. Okay?
Yan, so na-i-secure na natin lahat. Naibalik na natin yung mga host. So ngayon guys, irarun natin, tapos titingnan natin kung may mga leak. Tapos kapag may leak guys, so pwede natin higpitan yung mga bolt. Ayan, so check natin guys kung okay na yung pressure na lumalabas dito sa ating pressure washer na to. At kung okay ba yung ating ginawa na sa pamamagitan ng cleaning lamang. Ayan, so ito na yung suction hose at yung kanyang overflow or discharge. So ayan, so itatry na natin at sisimulan na natin itest itong ating Kawasaki pressure washer. Ayan, so buksan na natin guys at itest na natin kung okay ba yung ating ginawang cleaning lamang dito sa ating valve seals. Ayan guys, so kumukuha pa lang siya ng tubig guys. Ayan. Ayan guys, so lumakas na yung ating Kawasaki pressure washer. So bumalik yung kanyang pressure guys, yung lakas ng buga niya. Okay. So guys, ganyan lamang ang gagawin ninyo pagka kailangan nyo ng i-maintenance yung inyong Kawasaki pressure washer. So pagka talagang for due na replacement guys, is palitan nyo na talaga. Okay. So hindi na kailangang ibalik ulit pagka yun ay matigas na or punit-punit na ang inyong mga valve seals. So yan guys, yung isa na namang DIY ang ating ginawa dito sa ating Kawasaki pressure washer. So hope nakatulong ulit guys kung ano ang ating ginawa dito sa ating pag-re-repair lamang. So yan guys, yung ating DIY. Hope you like the video. Please don't forget to subscribe, comment, like, share, and hit that notification bell na rin para kayo laging updated sa mga videos ni-upload ko pa guys.